Christus nyo soti so piging soriwai pagliligtas nyo soti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal, pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteyo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpeta. Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin, sa ngala ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan
at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Be'er Lahairoy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang pag-alakad at sa kanyang pag-alakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin."
tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, welcome po dito sa ating parokya at pamasandang bana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, no? Napaganda ng tagpong ito na nating napakinggan sa mabuting balita, no? Si Jesus, mga publikano, mga makasalanan, at ganoon din yung pagtawag niya kay Mateo, no? Una nating tingnan ay yung pagtawag ni Jesus kay Mateo. Nakaupo, naniningil ng buwis, at nung siya'y tingnan ni Jesus at yung dalawa'y nagpangita, ano? Sabi lang ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Agad iniwanan ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang ginagawa, at sumama kay Jesus at isinama pa sa bahay ni Mateo at sila'y kumain. At nung makita ng maraming mga tao na nandoon, mga publikano, ibig sabihin mga tax collector din, ano, mga makasalanan, ang turing ng mga Hudiyo, sila'y sama-sama. Nagkakainan, sila'y masaya. Pero yung mga kritiko ni Jesus, nagulat sila, bakit si Jesus ang kasama sa pagkain, ang kasalo, mga publikano, ibig sabihin mga makasalanan sa lugar, ano? Makikita natin dito yung pagsama ni Mateo, yung simpleng pagtingin ni Jesus sa kanya, yung ikaw ay titigan ni Jesus, no? Kung inyong mapapansin, mga minamahal na mga kapatid, no? Si Mateo, siya'y ang turing sa kanya'y makasalanan. No? Makasalanan, madumi, ano? Para sa mga Hudiyo. Pero merong isang tao ang lumapit sa kanya, tumingin sa kanya, ano? At siya'y inimbitahan. At ang pinakamaganda dito, ang lumapit sa kanya ay ang Diyos. Kaya siya'y nadala agad. Ang lumapit sa kanya at nagsabi sa kanyang, "Sumama ka sa akin," ay ang Diyos. Kaya siya'y nagbago agad. Siya'y masayang masaya agad. Sipin mo, sinama agad sa bahay, siya'y maligayang maligaya sapagkat si Jesus ay lumapit sa kanya. No? Mga minamahal na mga kapatid, maganda nating pagnilayan yan, ano? Minsan ang tao, ano, yan ang kulang sa tao. Yung minsan mapapansin natin sa pamilya, ano, meron diyang parang mapapahiwalay dahil napapabayaan, ano, hindi napapansin ng ina, o kaya ang focus lang ng ina'y doon sa isa, ano, naiiwanan. Ngayon, pag yan ay sumama sa barkada, no, mas napaprayority niya sapagkat yun ang natingin sa kanya, yun ang nag-aalaga sa kanya. Ano? Mahalaga mga minamahal na mga kapatid, yung pagtingin na may kasamang, alam mo, pagmamahal. No? Kaya sa pamilya, pagka sa tahanan,
No? Mayroong isang naiiwanan sapagkat walang tumitingin sa kanya na may kasamang pagmamahal, pag-aalaga at pagkalinga. Kaya minsan, pag yan ay lumabas, nagkabarka, nagkaroon ng kabarkada, no? Kita ninyo, akala niya yun ang tamang pupuntahan niya. Halimbawa, kanina ako'y nakikinig ng balita, no? Isang dalagita, no? Naglayas sa kanyang pamilya. At sa tingin niya, mayroong taong tumingin sa kanya na akala niya'y pagmamahal ang pagtingin sa kanya. Kaya nung siya'y umalis sa kanyang tahanan, siya'y napahamak, no? Siya'y ginahasa nung barkadang kanyang nasamahan na akala niya'y pagmamahal ang tingin sa kanya. Kaya sa pamilya, mahalaga yung tingnan ninyo ang bawat isa ng may pagmamahal. Susunod yan at magbabago yan. Pangalawa nating pagnilayan, yung mga publikanong mga makasalanan, no? Ayaw nila sa presensya ni Jesus. Ayaw nila yung mga kritiko, ni Jesus, ano? Ayaw nila sa presensya ni Jesus. Ano? Ayaw nila. Ayaw lumapit kay Jesus. Ano? Itong mga, sabi, bakit itong mga kasama ni Jesus ay mga publikano, mga makasalanan? Kita niyo yung mga matataas ang pride. Ayaw lumapit kay Jesus. Bakit? Pag sila'y dumais kay Jesus, sa presensya ni Jesus, lumapit ang mga ito, sila'y gagaling, sila'y magbabago. Kaya sila'y palayo lagi kay Jesus. Ayaw nilang sila'y lumapit sa Kanya dahil magbabago sila. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Meron talagang tao na ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw magbago, no? Pero sa bandang huli naman, siya naman ay kung dumaan sa matinding pagsubok, katulad na lang nung aking karanasan, ano? Sabi ko'y ganito ang Diyos magmahal. Ako po'y naka-assign noon sa Lipa. Ako'y nagpahid ng langis, ano? Siya'y naghihingaluna, no? At nung siya'y madasalan, ano? Anointing of the sick. Tapos siya'y sabi ko sa Panginoong Diyos, napakabait mo, no? Sapagkat ang taong ito'y kilalang makasalanan. Nung siya'y, sabi ko sa kanya na lamang, kung ako'y naririnig mo, pagsisihan mong lahat ng kasalanan mo. Siya'y pumisil sa kamay, ano? Matapos madasalan, mapahida ng langis, siya'y kinuha na ng Panginoon. Kita niyo yon? Sa mahabang panahon, siya'y malayo sa Diyos, makasalanan ang turing, pero pwede rin palang magbago, segundo na lamang ang natitira sa buhay mo. Pero sabi ko nga, hindi lahat naman ng tao ay merong ganong biyayang tinatanggap. Kaya mas magaling pa rin lagi yung araw-araw narong ka sa presensya ng Diyos para tuluyang kang magbago at makaranas ka ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mga biyayang
puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalin, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaisa ng mga anghel, naligis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kataasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Mong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanong. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa taigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs na Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa Pambansang Dambana, lalo tigil sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotang tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdagdaon pa. At nagkataon na pasabay naman sa pag-asaayos na Divine Mercy Sanctuary, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin,
mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyo anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Kailangan kita may pesa? Ay, papapoto ka.